Balik-operasyon na ang vaccination center sa Dagupan City matapos maantala ng ilang araw dahil sa kakulangan ng supply ng bakuna. May ulat si Russell Simorio live. Russell. Si Jay Campante ang lokal na pamahalaan ng maraming senior citizen at mga medical frontliners dito sa lungsod ng Dagupan ang mababakunahan ngayon. Dumating sa Dagupan City Vaccination Center ang 283 vials ng AstraZeneca vaccine mula sa Department of Health. Kaya matapos maantala ng ilang araw, balik-operasyon na ang vaccination center para ipagpatuloy ang pagbabakuna sa mga senior citizen at medical frontliners. Sa Dagupan City, kitang-kita naman ho natin yung pacing talaga, mabilis yung pagbabakuna. Pero kung wala ho tayong vaccine, wala ho talaga tayong may i-offer. Kabilang sa mga nagpabakuna ngayong araw, ang mag-asawang Dalmasyo mula sa barangay Karaal. Matanda na ako eh, matanda na kami. Kaya gusto namin yung para iwas sa mga COVID. Maaaring magtagal ng hanggang isang linggo ang supply ng AstraZeneca vaccine na dumating dito sa vaccination center. Ayon sa otoridad, posible na nilang makamit ang target na 400 na katao na mabakunahan kada araw dito sa lungsod. Samantala, mahigpit ang koordinasyon ng city government at Dagupan City Electric Corporation para matiyak ang matatag na supply ng kuryente sa mga cold storage facility kung saan nakalagay ang mga COVID-19 vaccine. Actually, kapag nawala ng kuryente, basta naman hindi buksan yung ref, kaya pa naman ng ilang oras na magtagal yung lamig sa loob ng ref. But sa Dagupan City, we will not take that risk. Sa side namin, ready naman lahat ng facilities namin. Yung nga lang, yung pagka-supply, nawala kaming control kagaya sa pag-out ng isang generator, mga ganun, wala kaming control doon. Si Jay, umabot na sa 11,260 ang bilang ng mga nabakunahang senior citizen at mga medical frontliners dito sa lungsod ng Dagupan simula nang magumpisa ang vaccination rollout. May nakahanda rin na generator sa may vaccination center maging sa may cold storage facility kung saan nakalagay ang supply ng bakuna para hindi magkaproblema sakaling mawala ng supply ng kuryente. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.